tapos na tayo. Ayan. Set up nga pala yung mga boss plans. Ayan. Mayroon tayo natitira itong siding. Ayan. Sinsilin lang at ayan. So ayan mga boss. Sa video ito mga boss, ang pag-uusapan natin is yung magagawa tayo ng ano, ng hagdanan. So ayan mga boss, yan ang pag-uusapan natin. Ngayon mga boss, pag tayo ba gumagawa ng hagdanan, saan ba tayo magsisimula? Yan ang pag-uusapan natin, kung saan tayo magsisimula at kung paano natin yan tatapusin ng maayos. Kasi sa paggawa kasi mga boss ng hagdanan mga boss, iba yung layout ng tiles. Kasi ang layout ng tiles, dapat ang isip natin is parehas. Kung ang isip naman natin is yung kahoy, yung planks, kasi may porsiin yun, kailangan mag-allowance tayo doon sa bago tayo makarating ng tiles doon sa taas na yun. Yan, sa taas na yun. Kailangan, kung halimbawa 21 yung taas ng hagdanan natin, dapat magiging ano yun mga boss, magiging 24 kung 4cm yung planks na ilalagay natin. Tapos dito naman sa huling step mga boss, ang gagawin naman natin kahit mga 17 tayo sa huling step, yung unang step dito, pag dito ka man galing sa baba, yan sa huli, yun yung unang step. Pero kung nanggaling ka naman doon sa taas, yung huling step yon, kailangan doon mga boss, kung 21 din yung natin, kailangan 17 lang tayo. Kasi pagpatong mo kasi ng planks noon, magiging 21 yon. Ngayon mga boss, kung hindi kayo mag-allowance doon, pagpatong mo kasi ng kahoy noon, di ba isipin niyo yon. Pagpatong niyo ng kahoy noon, di ba? Yung una mong step galing sa tali sa baba, pag akyat mo nun, magiging 20 ano yun, 24 ay 25, magiging 25 yun. Kaya iba talaga yung layout ng ano, ng planks. Pero kapag talis mga boss, ang pinis natin mga boss, kung 21 galing dun sa taas, puro tayo 21. Yan, walang problema yan. Alam mo, kung binil tayo mga boss, parehas din yung layout natin, puro 21 din yan. Yun ang pinagkaiba ng planks sa tiles na ilalagay natin dyan, kung tayo mag-layout ng tiles. Pero sabagay, kung pwede nyo naman erecta yun eh, huwag nyo nang pinisin. Pero para sa akin kasi, kung halimbawa ako magtatiles ng hagdanan, itatiles yan. Kung sa, para sa akin, ipinis ko muna para yung tiles natin hindi bababa, kasi yung hagdanan kasi natin, buti kung perfect yung paggagawa, kung hambawa ang kapal natin is mga 2cm, 1cm pwede yun. Ang iba kasi kumakapal eh, nakikita ko yun sa iba, kuminsan kasi kumakapal. Saka mga boss, balik tayo dito mga boss sa pag-layout. Ngayon pag mag-layout tayo mga boss ng hagdanan, ang unang-una natin gagawin mga boss, kukuha tayo ng level hose, hulog, saka metro. Yan yung, yun ang importante doon sa kalapis. Ngayon pag tayo gumagawa mga boss ng hagdanan, galing dito sa flooring, tapos flooring din doon sa baba, kung halimbawa nakatiles na yon. Halimbawa kung hindi pa, ang gagawin nyo lang doon mga boss, kunin nyo yung 211 ng baba. Kunin nyo yung 211. 211 galing dun sa ano, sa main door. Ayan, sasukati nyo lang yun pababa, kukunin nyo 211, tapos dadalhin nyo dito. Mapapansin nyo siguro dito sa may tansi, ayan, iano yun mga boss, isusukati nyo ng metro galing din dun sa ibabaw ng finish ng tiles natin. Ayan, kasi mga boss, kung makuha nyo na yun, halimbawa galing dito sa tiles natin, kasi may tiles nyo mga boss, yan, tapos tutumbukan nyo na lang yung baba. Ngayon mga boss, kung halimbawa natumbukan nyo na yan, kasi yung slab natin mga boss, sigurado nasa 3 meters yun mga boss. Yan, 3 meters 305 310, ganoon lang yung slab mga boss. Halimbawa 3 meters halimbawa yung hagdanan nyo is 12, i-divide nyo lang yung mga boss. Yan, 300 divide
12. Ayan, lalabas na yun doon. Kahit hindi nyo na ilayoutin mga boss, kung ano kasing kinalabasan nun, yun na yung ano natin, yun na yung pinaka-step natin. Halimbawa kung gusto nyo naman ng mga boss ng ano, ng medyo ma ano na step, medyo ma baba, gawin nyo ng mga boss 14. Ayan, huwag kayo mag 13 kasi pangit yun. Kailangan kapag gumawa kayo ng hagdanan, kailangan i-ano nyo sa oro, plata, mata. Kailangan nasa oro tayo o kaya plata, huwag sa mata, kasi pag sa mata ang pangit. Basta dun sa dalawa, oro kaya o kaya plata, pwede na yan. Mabalik tayo dun mga boss sa step natin mga boss. Kailangan boss, pwede natin gawin 14. Ang hagdanan kasi natin 12, 14, 16, pwede yun. Pwede kang magdagdag pa doon. Huwag ka mag-7, doon ka sa 18. Ganun lang yung mga boss. Kung halimbawa kasi magmata, yung halimbawa, oro, plata, mata. Pag magmata yan mga boss, ang gagawin dyan mga boss, magdagdag kayo ng isa. Isang step, pwede naman yun. Halimbawa, 15 yung step nyo. Sigurado sa mata yung tatama. Gagawin nyo, 16 mga boss. Ang hagdanan kasi mga boss, pwede 12, 14, 16. Ganon yung hagdanan. Habawa pag mag 16 ka, mas maganda yung mga boss kasi mga nasa 80 na lang siguro yung ano natin, yung taas ng hagdanan natin. Mas maganda, mas maano, humakbang. Sabagay yung 14 mga boss, pwede pa rin yun. Ayan. Kung mapapas nyo mga boss, kung halimbawa ang isip nyo, humawa 3 meters galing sa yung di ba yung metro, tutumbukan nyo yun galing stairs pa baba, hamawa 3 meters, didibay nyo lang kung ilan yung step ng hagdanan nyo. Hamawa 3 meters divide 16, ayan, lalabas yan doon. Ganun lang yung mga boss. Kahit hindi nyo naman boss mga boss i-layout yun, i-dress nyo na yun, sigurado yun. Saka nga pala mga boss, kung kayo gumawa ng hagdanan mga boss, huwag kayo gumamit ng tanse. Mas mabilis mga boss yung ano, yung plywood. Ayan, makapas nyo mga boss, plywood yung ginamit ko dyan. Tapos pala yung boss, yung riser natin mga boss, nasa 25 cm yan mga boss. Tapos yung taas natin mga boss, mga nasa 20 lang. Ayan, huwag na tayong tumaas ng 20 kasi ang pangit na nun. Hindi pwede yun. Saka pa nga pala mga boss, yan, papas niya mga boss, yung ginawa ko dyan mga boss, naka-alternate dyan. Yan. Kasi pagka umaga kasi, yan na yung ginagawa ko ngayon. Rodrito na siya. So yun mga boss, ngayon mga boss, panoorin niyo mga boss kung paano ko ginawa yung hagdanan na yan.
Yan. Yan na yung hagdanan natin. Yan. Ito sinsilin to, yung isang step. Di sana yung sinsilin kung ang abang natin para sa tiles eh. Kaso yung abang natin para sa planks. Kailangan natin ng ano, kailangan natin mag-alawas ng 4 cm. Di ba? Ganun din doon sa taas. Kailangan may 4 cm din doon. Kaya na. Akyat tayo, mamaya. Ito na yung tinalas ko nung nakaraan. Ayan o, oh. Ayan yung bogey namin, ano, installer yan. Pusin. Kulang ba? Tapos, sige nga. Oh, tapos kulang pa ng 30 cm. Dapat mauna yung siring bago tayo. Parang hindi mapasag yung tayo. Tapos, andito yung tagahalo. Yung tagahalo namin na puging-pugi. Yan. O yan. Ayan o, pugi namin yan na, ano, na tagahalo. Ayan. Akyat tayo sa taas. Kailangan pag umuha ka ng hagdan, kailangan may ganito kaya. Para mas mabilis. Tapos, ito. Bali may sinisilin pa dito ito. Ayan. Kailangan tumugma sana. Gaya nito. Yan, iisa lang siyang pababa. Ito sinisilin yung isa. Ayan. Hindi malaki. Kailangan abuti pa yung sinis natin. Para ito lang siya. Galing dun sa taas, pababa. Para sakto lang siya. Ganun din dito. Okay. Sina. Pog. Sina. Simulan na natin. Sina na laban. Oh. Sige. Ito. Ayan. Open lang. Ayan. 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 Thank you.
kumpula sa amin. Yung matanda na, ano, taga Kamaril, nasaan na? Sino yung may bike? Yung matanda, yung ano? Matanda nga na? Matanda yung may bike. Sino yun? Yung masunggray, yung nagkuha tayo sa kailan, ano? Tapos na tayo. Yan. Setup nga pala yung mga boss plans yan. Mayroon tayo natitira rito ang siding. Yan. Sinsilin lang kasi yan. Kailangan kasi dumiretso din yung kagaya yan. Yan. Tapos na. Gamit ko niyan pala. Hindi na ako gamit ang set. Puro patron. Yan. Tapos na tayo.